lang, natapos na nating ikabit yung makina, no. Ito yung makina na rinisit natin yung valve at pinalitan natin ng bagong piston ring kasi sa dahilan ng limang taong tambay, tinabaho na pala to sa dating mekaniko, so ayaw mapaandar kasi nagpalit siya ng valve at hindi rinisit. So ngayon na-reset na natin, so ayaw pa rin magandar mga katos. Pinalitan natin yung dito sa gilid ng servo. So pinalitan natin ang computer box kasi yung computer niya ayaw na gumana. So may code siya sa dalawang sensor siya. Dual sensor sa crankshaft at sa camshaft. So 6B siya. So nalinis na natin yung wiring. Naayos na natin yung sunog-sunog na wiring niya. So dito, palitan na natin ng injector kasi yung injector niya stuck up na. Pero ayaw pa rin umandar. Ang dahilan niya mga katos, kaya ayaw mandar kasi walang live, walang supply dito, walang lumusot na live niya dito sa igniter coil. So napagtanto ko, kaya pala kahit anong troubleshoot ng dating mekaniko at ng electrician, dahil iba pala yung camshaft yung nakabit sa single sensor niya katol sa dito. Dito dual sensor to sa cam niya at sa crankshaft. So pag ganyan, so kailangan yan pag dual cam, dual sensor. Yung cam niya, yung sa intake ay apat lang yung ano niya, yung paa ng re-readingan ng sensor sa camshaft niya. At saka sa exhaust, pito. Pito yung itong nakakabit na to kasi sinabi ng secretary, pinalitan daw nila ng camshaft kasi naputol daw yung camshaft nito. So pinalitan niya nila pero hindi nila tiningnan kung anong sitwasyon ng cam, kung sa kanya ba o sa hindi. So ang nabili nila hindi sa kanya, puro exhaust lang kasi magkatulad ng paa. Ganito mga katos, ito siya. So sa exhaust niya, ito siya. So ang binili nila mga katos, katulad din ito, pito yung paa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito sa exhaust, pero ang nabili nila katulad din ito, pito. So hindi yun mag-read ng camshaft sensor kasi dual sensor to mga katos, sa crankshaft at sa camshaft. So kung pito ganito mga katos, hindi siya mag-read kasi ang kailangan dito pag dual sensor yung makina na 64 band, dapat yung camshaft niya katulad nito. Apat lang. Yan, 1, 2, 3, 4. So yan, ito bago tong bili. So binili ko ng bago kasi yung sa kanya yung nakakabit nito, pito lahat yung paa ng camshaft. So paano mag-andar yun eh? Hindi siya match ng kanyang sensor kasi dual sensor. Okay lang ganito mga katos, pag pito lahat, pito sa exhaust yung camshaft niya, yung paa ng camshaft, pito, at sa intake pito. Pag single sensor lang sa camshaft lang. Eh pag ganito, pag dual, kailangan sa intake ng cam mo apat lang yung paa. So ayan mga katos, simulan natin, baklasin mulit natin yung camshaft niya at ipapalit natin to, itong apat na may paa. Tingnan natin kung aandar ba siya. So ito yung dahilan kung bakit naabutan ng 5 taon pagtutrouble kahit ano-ano nang napalit, ayaw pa rin umandar. So ayan guys, tanggalin namin to kasi hindi sa kanya to at replace namin yon. Ayan. Ayan. Ilis na muna niya. Ilis na muna. Replace namin yan, replace. Okay, palit natin yan dito kasi hindi to sa kanya. Ayan, para umandar na kung ano. So ayan mga katols, update tayo sa 64B na 5 taon nang hindi umanda. Marami nang pinapalitan. So last natin ngayon mga katols, yung pinapalitan natin yung camshaft niya dahil puro siya exhaust yung camshaft at pito yung mga paa. So pag pito yung mga paa mga katols, yun sa single sensor. Ito dual sensor sa crankshaft at sa camshaft. So dapat nito ang side sa intake niya ay apat lang yung paa ng camshaft. Tulad nito mga katols. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sa intake nito ay apat lang. Dapat apat lang. Apat ng paa para maumandar siya pag dalawang sensor. So ayan mga katros, nakabit na natin yung camshaft at pinapalit na natin. At ayan, try nating paandarin.
So try natin start mga katos ha. So ayan mga katos, manda na siya yung makina. So okay na okay na. So tinanggal lang natin tong ano sa start sa alternator niya kasi grounded na yung alternator. Papalitan na to kasi grounded, sira na. So tinanggal na lang natin yan. So okay na yung manda ng makina. Approve na. Yun lang yung dahilan, yung camshaft, dahil magkapareho yung pa, pito-pito lahat. So ayan, pinalitan natin ang cam, okay na siya. Ayan. Ito, lilinisan pa to kasi sira din yung servo. Ayan. Okay na, Col. Manda na. Atin. So, manda na yung auxiliary. Na-wiring nga natin yung auxiliary. Andan na siya mga katuls. Mga katuls, oh, maniwala kayo sa hindi, 5 taon na itong nakatambay. Ano? Dahil kahit anong trouble nila, ayaw pa rin umandar. Yan. At ngayon, nakita natin na hindi pala sa kanya yung camshaft. So, pinalitan natin ang camshaft sa dual sensor, sa crankshaft at saka camshaft. So, okay na siya, umandar na. Yan. So, probe na siya. So ayan guys, start na yung makina na 64 na trouble natin. So pinalitan natin ng camshaft. Ito yung nakakabit dati. Yan. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pito lahat. So hindi siya kanya to. Kaya ayaw magbato ng live patungong igniter coil kasi itong intake niya katulad din ito. So halos exhaust yung dalawa. Kasi pag double sensor sa crankshaft at sa camshaft, dapat dito sa intake ay apat lang yung paa niya, yung ganito, apat lang yung ganito. So kaya hindi naandar kasi ito, parehas, magkaparehas lang dito, ito. Kasi yung camshaft nito, nabali raw, pinalitan ng dating mekaniko. So ang pinalit, hindi sa kanya, hindi katulad ng yung apat ng paa. So ayan, kaya ayaw mandar. Pero ngayon, mapro na, andar na, yung cellphone dong. Andar na yung makina. So medyo may ano lang konti yung may lagitik ng konti kasi malaki na yung bugwak ng injector. So, nasa injector tong may konting ano, tik-tik-tik. Ayan. Okay na yan, basta umandar na. Bahala na sila dyan. 5 taon na tambay, andar na siya. Okay na. So ayan mga katos, nandito na lang yung trouble natin. So hanggang sa susunod nating video. Bye bye.